Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nasabat ng mga otoridad ang nasa 67 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA kahapon, December 5. Tinatayang may bigat na 10 kilo ang nasamsam na alleged shabu ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group o NAIA IADITG na kanilang natagpo ang nakasiksik sa engine pulleys pagkaraang madetect sa scanner at magpositibo sa inspeksyon ng K-9 units ng nasabing paliparan. Sangkot ang isang Pilipina na consignee o umano'y receiver ng alleged shabu na galing umano sa isang African national. Anya, hindi niya alam na naglalaman ng illegal na droga ang tatanggaping package. Dagdag pa ng otoridad galing Mozambique at ipinadala mula Addis Ababa sa Ethiopia bago dumating sa bansa ang nasabat na illegal drugs. Samantala, patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad upang matugis ang foreign national na drug offender. Asahan ng mas mabigat na daloy ng trapiko sa National Capital Region o NCR sa susunod na tatlong weekend bago ang Pasko ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ngayong araw, December 6. Saad ni MMDA Acting Chairman Romando Artes na simula December 8 ay bibigat ang traffic dahil sa long weekend. Papatakasin ng Biyernes ang Feast of Immaculate Conception of Mary na isang special non-working day. Asahan pa ang lalong pagdami ng sasakyan sa kalsada sa December 15 weekend dahil sa payday weekend at last-minute Christmas shopping. Habang sa December 22 weekend naman, magsisimula ng dumagsa ang mga babiyahe pa probinsya para sa Pasko. Naging mainit ang pagsalubong ng University of Santo Tomas Law students at faculty members kay Efrain Bie, ang Tomasinong top-notcher ng 2023 bar examinations. Sa victory party at fireworks display na inihanda kagabi para kay Bie at sa iba pang UST Law graduates na pumasa sa exam, inihayag ng bar top-notcher na masaya siya sa naibigay nitong glory sa Tomasian community, gayon din sa Faculty of Civil Law. Bago nagtapos bilang magna cum laude sa Juris Doctorate degree sa UST, unang nakagraduate si Bie sa kursong journalism sa parehong universidad kung saan ito naging staff member ng literary publication na The Flame. Siya ang unang bar top-notcher ng UST makalipas ang 21 taon matapos makapagtala ng 89.2625% na rating sa resulta na inilabas ng Supreme Court kahapon. Si Bie rin ang kauna-unahang lawyer sa kanilang pamilya. Samantala, nakapasa rin sa bar exam ngayong taon ang 62-year-old na tubong Isabela na si Rosula Calacala. Una siyang pumasok sa law school sa edad na 58 kung saan dalawang anak na certified public accountants ang nagtustos sa kanyang pag-aaral. Pasado rin sa bar exam ang TikTok personality na si Harriet Golda Reserva na mas kilala bilang Golda. Kasama rin niyang nakapasa ngayong taon ang dalawang kapatid nito na sina Jobo Angelo at Pocholo Isabelo Reserva. Kabilang din sa mga bagong abogado ang OPM singer at songwriter na si Jimmy Bondok. Naging usap-usapan naman sa internet ang pagkakapasa sa 2023 bar exams ng itinuturong mastermind sa pagnanakaw sa isang pawn shop sa Cebu City noong November 25 na si Jigger Heverola. Nakapagtapos si Heverola ng kanyang pag-aaral sa law sa isang universidad sa Cebu City noong 2020. Kasalukuyan itong nakapiit sa Cebu City Police Office at umaasang makakasama sa lawyer's oath-taking sa December 22. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.